Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk With Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,571 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Mag-iingat po tayo lagi, lalo na sa mga panahon ngayon. Okay, ang pag-usapan po natin today ay dyan sa Pasig pa rin, no? Sa Pasig pa rin, kay Mayor Vico Soto. Si Mayor Vico Soto po ay mula nung 2019 ay naging mayor na nila, no? 2019, 2022, 2022 hanggang this 2025. Sana naman sa 2025 magising na ang mga taga-Pasig at makita na talaga ang katotohanan. Dahil ito po, no? Meron pong nagkaso sa kanya, no? Kinasuhan na po siya diyan sa ombudsman. Ang ombudsman po ay ito po yung parang body, no? Or form na pwedeng magkaso ang mga tao laban sa gobyerno, no? Laban sa government official. Since si Vico Soto po ay government official as a mayor Pasig City, okay? Kung may mga reklamo po, with evidences, pwedeng pumunta diyan, no? At magkaso, no? Tingin ko, no, may magkakaso din sa kanya diyan sa 9.6 billion na City Hall complex. Okay? Kaya lang ang kasong to ay hindi to related doon, no? Kasi may nagkaroon daw di mo, no, ng tax rate or tax rebate ba 'yon? Tax rate, I do not know. Pero siya yung ano, no? Yung Converge, no? Converge diyan kasi diyan sa Pasig na opisina 'yon, eh, no? May exemption. Pero ang pag-file niya ay parang may mali. Okay? So, talagang nagkakagibaan na ng performance sa Pasig City, no? Para sa nalalapit na halalan. Tingin ko sana tumakbo si Dudot Jaworski, si ano, si Angelo De Leon o kaya si Roman Romulo bilang mayor, no? Eh isang 17 pages na ano na reklamo isinumite, no, ni Ethelmart Austria Cruz. Inakusahan nito si Mayor Soto ng grave misconduct, gross neglect of duty and conduct, prejudicial to the best interest of service, and dishonesty. Okay, isinaad sa reklamo, dineklara umano ng Converge ng kanilang opisina ay 5 meters kwadrado lamang at apat na ang kanilang empleyado. Ibig sabihin, nandaya sila. Pero pinaburan ito ni Mayor Vico Soto, unfair practices. No? So, mahihirap to. No? Ito pa, meron pa sinasabi si Mayor Vico Soto na masisira daw talaga yung City Hall. No? Eto, tayo, nasaksihan natin yung City Hall. No? Nakita po natin yan. Nung una, pwedeng ipagawa yan. Yung pala ang teknik niya. Yun ang teknik niya, illegal na teknik. Alam nyo, pinahinahayaan niya na masira, walang maintenance. For 3 years, no, hindi minintain yan, eh. 2019 hanggang 2022, walang kaayusan. No? Tumutulo. Eh kung may pera naman ang Pasig, eh, bakit hindi doon nilagay? Di ba? Kung may pera talaga. 2022, 23, 24, may pandemic. Di ba? Ngayon 2024, nag-decide sila, nag-ibayin lahat. Nako po. May tawag dyan, eh. Pero anyhow, sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, ha. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.